mga kabiyaya, mga kuwela, mga kadabarkad, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ang pag-uusapan po natin ay yung abot po sa mga gustong ipatawag ng sup-sup daliri at ng fake bulaga yung ginawa ni Jose Manalo. So alam ko ito, napanood nyo na to yung mga video na tungkol dito. Pero ito nagtataka po kasi ako dito sa PepPH at kung saan sa ang mga page na nagpo-post ng mga iba't ibang argumento mapatungkol kay Jose Manalo na parang pinupush pa po ata nila na no, parang pinupush pa po ata nila gustong-gusto nila ipatawag si Jose Manalo na sa MTRCB na kahit wala naman talagang ginawang kasalanan si Jose Manalo. So dito may video rin tayong papanoorin na kung saan pinaringgan muli ni Vice Ganda ang MTRCB na kung saan ay may sinabi siya rito mapatungkol sa MTRCB. So sino ba yung pinapatamaan niya dito? Syempre wala pong iba kundi ang chairman na si Ma'am Lala Soto na anak ni Tito Soto. Kasi ngayon mga kadabarkads, mga kabiyaya, ay talagang pinuputakti or pinaglalaban ng mga supporters ng It's Showtime at ng fake bulaga na kung saan bakit daw hindi daw pinapatawag ng MTRCB yung ginawa ni Jose Manalo mapatungkol daw kay Zombie. Ang point kasi dito no, ang tanong din namin ng mga TBJ Legit Dabarkads, bakit hindi rin pinapatawag or bakit hindi nyo sinisita yung ginawa ni Buboy Bilar doon sa may bata, sa matanda na nasa LRT nung inagawan niya ng mic or binastos niya. Dapat yun nga yung pagtuunan nyo ng pansin kasi talagang sobra yung ginawa ni Buboy Bilar doon. Yung kayo si Manalo kasi bukod sa kasamahan niya si Zombie, at si Zombie rin naman nagpaliwanag na nawala nga daw sa kanya, hindi nga daw sa kanya big deal yung ginawa ni Jose Manalo na yun. Pero bakit mapahanggang ngayon kayo na mga supporters ng Sub-Sub Daliri ay hindi nyo pa rin matanggap-tanggap na nagkamulta yung idol nyo na si Vice Ganda at Ayon Perez? So dito papanoorin natin yung video kung ano nga ba yung sinabi, at may mga babasahin tayo mapatungkol kay Jose Manalo na halos pinagpipilitan po ng It's Showtime supporters na gusto talaga nilang ipatawag or ilapit or bigyan ng warning ng MTRCB si Jose Manalo dun sa kanyang biro kay Zombie na hindi nga daw tama yun. So mamaya pag-usapan natin yan. Siyempre, ayun, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ang YouTube channel at pakipindot na lang din yung bell button para lagi kitang updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, supportahan nyo rin yung mga kasamahan ko na sila Chris Ulo, Jake Magnus, Real Talk Chicago, Tita Messi, Batang Maynila Tolich, at syempre, Boy Sardinas na kung saan siya ang may-ari nitong pinagbablogan natin. At yung Mrs. ni Sardinas na nagre-reaction video na nga rin po sa TBJ, no? Isa na rin po siya sa mga defenders ng TBJ. So ngayon, ito, panoorin natin yung video kung ano nga ba yung mga parinig ni Vice Ganda mapatungkol sa MTRCB. So ito po yun mga kadabarkads, no. Siguro napanood niyo na rin tong video na to. Ako ngayon ko lang din to napanood. So magbigay tayo reaction dito kung totoo ba yung balibalita na si Vice Ganda nga daw po ay nagpatama sa MTRCB ulit. Ewan ko ba rito kay Vice Ganda? Alam nyo, totoo sa'yo, ika ko nga doon sa mga video ko na mangingi na lang sana sila ng sorry at matatapos na tong issue na to. Baka mapatawad pa sila or baka may baba pa ng MTRCB yung nagawa nila, di ba? So ewan ko ba dito sa kay Vice Ganda at baka bakit puro parinig din. Kayong mga supporters ng Showtime na puro kayo banat kay Sir Joey De Leon, na si Sir Joey De Leon ay puro parinig. Bakit hindi niyo ba nakikita yung iniidolo niyo na puro din parinig? Puro din pasaring sa mga kalaban ng mga noontime show. Eh kasi tayo ng sita sa TBJ pero yung iniidolo niyo hindi niyo masita-sita. So ito, panoorin natin kung ano ba yung sinasabi niya rito. No comment na lang ako. Bawal na naman yan. Alamin na natin. Soft drinks muna tayo, no? Nakakauhaw, magdadaldal eh. Nagulat ang lahat ng tao sa studio nang lumabas si Uncomfortable Star Vice Ganda ngayong araw, August 5, 2023 sa segment ng It's Showtime na Ram Manalo. Fresh from the vacation ng komedyante sa kanyang pagbabalik sa It's Showtime.
matatandaan na nagbakasyon nito sa bansang Taiwan kasama ang kanyang mister na si Ayon Perez. Duda pa nga ng iilan ay nasuspende ang dalawa ng MTRCB. Ngunit sa paglabas ni Vice Ganda ay pinatunayan nito na walang pagsususpende na naganap. Samantala, sa pagbabalik ni Meme sa Edge Showtime ay nangyari ang inaasahan ng madlang people na magparinig si Vice Ganda sa MTRCB. Sa segment na Isip Bata, habang ini-interview ng mga Edge Showtime host ang isang madlang hapon, ay napagkatuwa nila ang mababang energy at pagiging lutang kausap ng Isip Bata contestant. Ayon kay Vice Ganda sa madlang hapon, usap kayo ni Ann Curtis. Sagot naman ng madlang hapon, parehas kami lutang. Dito ay pabirong sinugod ni Ann Curtis ang contestant at sinabing, ah ganun ha? Agad naman na inawat ni Bong Navarro si Ann Curtis. At dito na rin sinabi ni Vice Ganda ang tila parinig niya sa MTRCB na siyang nagpatawag sa Edge Showtime. Ayon kay Vice kay Ann, huwag mo siyang sinasaktan, baka magreklamo din yan. Agad naman na naintindihan ng madlang audience maging ng mga co-host ni Vice Ganda ang parinig na ito ng komedyante. Dahilan para mabalot ng tawanan ang buong studio. Hindi pa nga dito natapos ang tila parinig ni Vice Ganda sa MTRCB. Ang galing eh, no? Sila na yung gumawa ng kasalanan, sila pa yung may ganang magparinig. Ayun yung pinakamalupit dyan eh. Alam nyo kayo, Vice Ganda at sa buong It's Showtime host at sa buong It's Showtime, kung mapapanood mo man nyo po itong video ko na to, alam nyo, napakadali lang talaga kung sa tutusin na mag-sorry na lang kesa yung ganyan-ganyan na magpaparinig kayo, eh baka mamaya po matuluyan po kayo na ipasuspinde, ipaterminate ng MTRCB, no? So baka sabihin ng mga supporters dyan na baka biro-biro lang to sinasabi ko. So may papanood ako sa inyo na isang video na mismong attorney na mismo ang nagsabi na kung ano yung mga kaso at mga violation or mga pwedeng ipataw na parusa kay Vice Ganda at Ayon Perez. So ngayon, dito kasi lumalabas dito sa video na to na parang inaasar pa nila yung MTRCB. Tapos, kapag pinatawan sila ng warning ng MTRCB, ang gagawin ni Vice Ganda, gagamitin yung mga bata para gawing paawa effect sa kanilang mga programa. Katulad nung pinost niya sa Instagram niya nung nakaraan na, ewan ko kung nandito ba dito sa cellphone na to, na hindi ko ata na-save. Na kung mapapansin nyo doon na parang nagdrama-drama sila na tinanong nila yung bata na ang sabi nila ay kailangan mo ba si Vice Ganda? Basta may mga drama doon na parang pa-victim or pa-away-pick, no? Pa-away-pick yung mga nangyari doon. Dito kasi sa video na to parang inaasar pa nila yung MTRCB. Mamaya patulang kayo na MTRCB tapos kayo yung magpapa-away-pick tapos yung MTRCB na naman yung masama. Dahil talagang pinag-iinitan kayo. Sasabihin nyo na naman sa MTRCB, pinag-iinitan kayo dahil LGBT kayo. Alam nyo, kadalasan, palagi na lang yan yung palagi na lang ginagawang dahilan ni Vice Ganda yan na porket LGBT siya, LGBT sila, pinag-iinitan sila. Eh kahit naman na babae yung kasama ni Ayon Perez noong time na yun na magsubuan doon ng cake sarap ng bata, eh bibigyan pa rin kayo ng warning na ng MTRCB, tandaan nyo yan. Kahit hindi si Vice Ganda yung nandun, yung kasubuan ng cake ni Ayon Perez, eh ipapatawag at ipapatawag ganyan dahil talagang malaswa yung ginagawa nyo at sa harap pa ng bata. At bukod pa dyan, segment pa ng pambata yun. Ewan ko kung ano bang may mga utak, kung ano pa bang may utak tong mga supporters ng Edge Showtime na mga sup-sup daliri fans na akala mo kung sino yung makapagsalita o makapangusga sa MTRCB. Samantalang wala namang kayong kaalam-alam sa mga nangyayari. Eh ika nga ni Attorney Mark Tolentino, nasandamakmak na at sinabi na mismo ni Ma'am Lala Soto nasandamakmak na yung warning na binibigay or pinapadala o ilang beses nang winarningan ng It's Showtime.
Pero tingnan nyo, napakabait pa rin ng MTRCB sa kadahilanan na hindi pa rin kayo tiniterminator, hindi pa rin pinapa-shutdown yung noontime show nyo. Dahil hindi lang sa mga ginagawa, kundi sa para, kahit daw sa mga pananalita nyo na bawal na ilabas dyan sa noontime show na yan. Eh buti sana kung video yan eh, pwede yung i-edit, pwedeng tanggalin yan yung mga pagkakamali na nasasabi nyo. Eh kaso live yan, tapos noontime show pa. Eh, halos nang nanonood dyan, di ba? Eh, kayo na mismo nagsabi na pang millennials yung programa nyo, tapos ganyan pala, di ba? Ang, yun ang pangit yan eh. Tapos dito parang ang tapang-tapang pa ni Vice Ganda eh, no? Miga siya pa yung miga na magparinig. So tuloy natin. RCB, dahil habang umaacting si Sean, sa isip bata ay nagmarka sa madlang people ang ginamit na script ni Vice Ganda sa acting ni Sean. Ayon kay Vice, ang daming sinasabi ng tao tungkol sa'yo. Wala ka namang ginagawang mali sa kanila. Pero parang ang hirap mag-fit it. Hindi yun ginamit. Talagang sinadya nila yun. Sinadya ng writer yun na yun ang sasabihin nung bata or sino ba yung nagsasabi. No? Sa, yun talaga yung sasabihin kasi patama sa MTRCB or Paaway Pick. Oh, parang ano... Parang yung kay Carmina Villaruel, no, na tinanong niya si Renzo Verano kung sino daw yung ma-attitude na host dati ng Itbulaga. No, yun, napahiya sila, di ba? Patama sa TBJ yun eh, kaso napahiya yung GMA. Hindi natuloy yung patama nila. Alam niyo, minsan ginagawa niyo na lang tanga yung sarili niyo eh, no? Sa totoo lang, kami na mismo yung mga vlogger yung parang naaawa na sa inyo. Puro kayo parinig. Tapos kapag pinatulan kayo ng MTRCB, iiyak-iyak kayo at magpapaaway pick na kunwari kayo yung aping-api. Yan yung hirap sa inyo eh. Pisa nga iayusin nyo yung mga pinaggagawa nyo at baka panghigupin ko kayo ha. Eh joke lang. Manorin na natin ulit. Dito sa mundo to. Gayunpaman, ay masaya victim na naman fans sa pagbabalik ni Vice Ganda sa It Showtime. Hiling naman nila na sana ay pumasok na rin ang asawa nito na si Ayon Perez sa naturang noon type show. Pa-victim na naman. Ay, naku po. Alam nyo, yan ang hirap kay Vice Ganda, no? Alam nyo, maraming nagsasabi na sobrang ano daw, sobrang drama daw ng TBJ. Pero hindi ba nila nahahalata na mas madrama ng halos tatlong beses ang It's Showtime at Peak Bulaga? Biruin mo si Paolo Contis, dinaig pa si BBM araw-araw, sona. Palang yan eh, si BBM nga, yung presidente natin ng Pilipinas, isang beses lang mag-sona sa isang taon. Tapos si Paolo Contis, araw-araw nagsusona. Saan ka nakakita ng gano'n? Na yun yung mga tiyatawag na paawa effect. Yung mga pa-victim, para kaawaan sila ng mga tao, para damayan sila, or sila yung kampihan. Pero kami dito, na mga legit dabber cats, hindi nyo kami mauuto. No? Hindi kami mga... utak gamunggo katulad ni Rendon Labrador na napakalaki ng ulo pero napakalaki ng katawan pero walang utak. Kasi sinasabi ko sa iyo, Rendon, kung mapapanood mo man tong leche ka, ha? Ito, kung mapapanood mo man to, Rendon, ha? Isa lang pinapangarap ko sa buhay ko, yung talagang makasuntukan kita. Ano kay tsura ni Rendon pag binugbog ko, no? Eh, joke lang. Hindi naman tayo palaway, mga kadabar cads. Ayoko lang kasi talaga na inaaway yung or kung may mga sinasabing pangit sa TBJ. Ayoko talaga ng ganun kasi una-una, hindi ba nila naiintindihan na ang TBJ is dumanas ng isa sa mga pinakamahirap na pangyayari or kalungkutan, di ba? Pero ang ginagawa ng iba... Imbis na damayan nila at suportahan, lalo pa nilang binabaon. Gaano kahirap para sa TBJ na, alam mo yon, yung 44 years nilang iningatan yung programa nila, tapos basta-basta lang kukunin ng kung sino-sino. Tapos itong mga supporters or yung ibang mga netizen na kampe sa mga ibang noontime show, doon naman sa pagkakampi nyo or pagsusuporta nyo sa noontime show nyo, wala po kaming pakialam. Dahil dihamak naman na mas marami kami na mga legit dabber cads kaysa sa inyo.
ano, ang amin lang sana is huwag na kayong magsalita o magsalita ng mga matanda na yan. Bakit kayo? Hindi ba kayo pupunta sa ganyang edad? Baka nga mas mauna pa kayo sa TBG eh. Huwag naman sana. Mauubos yung kape. Wag, mahal ang kape ngayon. Mahal, wag muna. So eto, panoorin natin yung sinasabi kong video na patunay or isa sa mga pwedeng ikaso or mangyari sa ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Eto, bago po ito ha, kasi nung nakaraan, bali in-interview si Attorney Mark Tolentino. So ito, si Attorney Mark Tolentino rin po ulit. Pero iba na po ang mga nag-interview. So dito baka may makuha pa tayong impormasyon na mga or karagdagan na impormasyon na pa kung ano ba talaga yung pwedeng maipataw na kaso or kung ano pa yung pwedeng maibigay na multa para kay Vice Ganda at Ayon Perez or sa It Showtime. So ito, panoorin po natin. So ito po, panoorin natin. So kailan lang to? Kahapon lang po ito ginanap, no? So ang nakalagay ay pagtatayo ng department solution maraming problema. Ay, say, iba pala iba pala yung binasa ko. So nandito magigis si Attorney Tolentino. Yan, makakausap natin siyempre ang pakinggan nyo mabuti si para magigis nyo yung mga sasabihin niya. Ayan, dahil ito sa itsabihin na natin yung name na show. It's Showtime, iimbestigahan ng FDRCB. Magandang hapon po. Hey, magandang hapon po. Miss Rita at si Kuya Angelo, bibigyan ko rin si Kuya Mark. Hello Kuya Mark. Ano ba tatawag mo na tayo? Si Kuya, Attorney Kuya. Yun ang tawag sa akin. Kuya Mark talaga sa mga show natin. Ah, Kuya. Okay, sige. Kuya. Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. So, syempre, ito na nakakausapin natin. The legal mind talaga si Attorney. Ano? Okay, Attorney. This is something kasi na it's more than the personalities and the show itself. Maganda kasi maintindihan ng mga tao yung power of MTRCB sa mga nilalabas sa telebisyon, di ho ba? Kasi kaya marami nagre-react. Oo, kaya marami po nagre-react. Aminin na natin kasi nung naglabas sila ng ganito na nagpapatawag sila or ng producers, tas explainin nyo, nagturuan na ngayon, ba't yung dati may ginawang ganito, ito, ganito, ito, ganyan. So, Attorney, ano mo ba talaga ang dapat nating inaasahan sa mandato ng MTRCB? Ang MTRCB kasi sila ang mag-regulate sa yung mga movies, mga television, mga sinihan. Sila ang may Naku, naghahang yata si Attorney. Power to regulate na naghahang pa nga. Gawa ng classification. So ang gagawin natin sa classification, for example, in this case, may standard ang MTRCB. One of the standard ng MTRCB yung tinatawag na contemporary Filipino cultural values. Yung dapat ang susundin. So contemporary Filipino cultural values. Ibig sabihin, may power ang MTRCB to approve, disapprove, or delete certain portion ng movies, mga tinatawag na noontime show, if, for example, if it is indecent, immoral, it affects the image of the Philippines o maka-epekto as a whole sa mga televiewers nila. So, may power ang MTRCB with respect to that. Okay, now, ang sinasabi, okay, focus na lang ko tayo dito sa tinatawag na MTRCB, no? Kasi yung mga ibang tinuturo nila, iba yon. Ito muna tayo. Yung tungkol sa leaking of the icing ng cake. No? So ngayon, oo. So dun po sa ganong klaseng portion, malaki ho bang factor na aside from the ginawang gesture na yon is because of the segment ng Isip Bata? Because kanina na-mention yon yung about kultura ng Pilipino. Tapos mga nakalagay din po doon eh, regarding kids, no? Yung protection ng kids. So, tinamaan po ba, Attorney? Ang problema kasi dyan, Ms. Felita, yung segment na yan, may mga kasamang mga bata. Yes, yun nga. First power yan, may kasamang mga bata. And second, it is a noontime live show. Yes. Live yan, hindi naman yung taping na pwede i-edit. In this case, this is a live show. Yan ha, kagaya nung sinabi ko kanina, noontime live show, no? So naka-live, hindi siya pwedeng katulad dito nung video ko na pwedeng i-edit.
No? So ang liwanag-liwanag dito sa sinabi ni Attorney Mark Tolentino, no, na talagang may pagkakamali silang ginawa. Kasi una-una, nasa harap sila ng bata, na paulit-ulit na natin to sinabi, nasa harap sila ng bata. At eto pa, magtataka ka, di ba? Bakit hindi man lang naisip ng writer na yon na alam naman nila na nasa isip bata or nasa bata sila, na pangbata sila na segment, pero magtataka ka bakit pa nilabas or bakit ganun yung bakit ganun yung ginawa nila Vice Ganda Tayo. Kasi meron kasi dito na yung segment na yon ay talagang gagawin talaga nila yon. Parang gagawin mo ata yung mga ilalabas, no? So titikman or parang idedemo, no? Idedemo ata yung mga ganung sa kanila segment, no? Pero doon, kung may isip mo kasi, kung magdedemo ka man lang, bakit ganun pa? Tirik-tirik pa yung mata mo, tapos may sound effects pa, tapos doon ka pa sa harap ng bata. Eh, may mga segment naman ng It's Showtime na ano, na pang ano, hindi pang bata. Diba? Bakit doon pa sa mismong harapan ng bata? So hanggang ngayon, bulag pa rin yung mga supporters ng Showtime dahil gusto nila rin ipatawag si Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa dahil nga po na ano to, ang sinasabi nila ay naghalikan. Pero ito sa totoosin lang ah, kung kayo talaga ay talagang nanonood ng It Bulaga noon pa, nung nandun pa si Tito Vic and Joey, ipang ilang beses na pong ginawa nila Ma'am Helen Gamboa at Tito Soto yung ganyang kaswitan nilang mag-asawa. At unang-una, yung ano na yon, yung segment ng TBJ or ng EAT ay hindi po yun pang bata, no? Hindi po yun pang bata. Hindi katulad nung sa It Showtime na pang bata na ngayon segment, tapos kaharap pa sila ng bata. Ayun ang kaya talagang naputukan sila. Diba? Kaya minsan kayo yung mga supporters ng It's Showtime dyan, mag-isip-isip kayo. Hindi ko na to tatapusin yung video. Puntahan nyo na lang po ito sa Dizar. Ano ba tong ano na to? Dizar SMNI. No? So sa YouTube, panoorin nyo dyan. May kita nyo na lang po dyan. So dito, babasahin natin yung mga post ng PEP TV or PEP PH na kung saan parang pinupush talaga nila kasi ilang beses na nila to in-upload . Ilang beses na ho nilang pinusok. Sabi ko, bakit ilang beses i-post? Anong meron? Kay Jose Manalo at kay Zombie. Parang pinupush kasi nila na maka-attract ng attention ng iba pa nating mga kababayan at gusto nila na ipatawag na MTRCB or ipatawag na MTRCB si Jose Manalo at Zombie. So ito, basahin natin. Ito po mga kabiyaya, no, basahin natin. Ito, ang pinagtataka ko kasi dito, makailan post na ho sila. Halos nakalimang post na po ata sila sa issue na to. Parang may ibig silang sabihin . No, yun lang ang pinagtataka ko dito sa PEPH na to. At alam din naman natin kung saan ang PEPH, no? So, kayo na ubahala nyo nito. Basahin natin. Manalo for blackout joke about new Dabarkad Zombie. So, eto. Biglang nabago ang buhay ni Zombie matapos siyang maging participant na sa Babala Wag Kayong Ganon segment ng EAT noong July 13, 2023. Nakitaan ng potensyal si Zombie at ngayon ay kasama na ni Jose Manalo at Wally Bayola sa Sugod Bahay, mga kapatid. Segment ng Noontime Show. Binansagan pa nga ang mga tatlo bilang Jowa, Som, Jose, Wally and Zombie. Pero recently ay naglalakad ang pangalan ni Zombie sa issue na napag-usapan sa social media. So dito wala naman silang binanggit na paangit, no? Pero yung pinagtatao kasi, chinek ko po yung iba nilang mga ano, yung mga iba nilang mga post sa mga issue na mga nangyayari po ngayon. Parang isang beses lang, dalawa. Pero dito kay Jose Manalo at sa EAT, kapag may issue po ang EAT, maya po silang nagpo-post. So ano ba talaga yung gusto nilang mangyari? Gusto ba talaga, parang pinupush nila yung mga tao na, uy,
kumbinsihin nyo ang MTRCB na ipatawag si Jose Manalo. At yung issue ni Ma'am Helen Gamboa at ni Tito Soto. So dito no, alam nyo kayo lahat ng mga bumabatikos sa TBJ, bumabatikos sa Legit Davar Cards or bumabatikos kay Jose Manalo, Joey De Leon, kayla Tito Soto, Ma'am Helen. At sana pagtuunan nyo rin po ng pansin yung ginawa ni Buboy Vilar. No? Sana pinagtuunan nyo rin ng pansin yun. Hindi yung puro na lang po kayo yung kay Jose. Kasi kesyo si Vice Ganda pinatawag, tapos si Tito Soto at Helen Gamboa hindi pinatawag, kesyo tatay ng chairman ng MTRCB. Hindi ho ganun. No? Alam nyo ito ah, kung si Tito Soto at si Ma'am Helen Gamboa ay ginawa po nila yung ginawa nila Vice Ganda sa harap din ng bata, eh malamang sa malamang ipapatawag din po talaga yan at bibigyan yan ng sapat na parusa. Kaso wait, ulitin ko nga yung segment na nangyari, yung pag-kiss ni Tito Soto kay Ma'am Helen Gamboa ay hindi po yung segment ng pangbata, at isa pa, walang batang nakaharap sa kanila, no? Ay yung mga nagsasabi ng mga vlogger, na tayo lang daw nagbibigay ng malisya sa ginawa nila Vice Ganda Tayon Perez. Eh bakit kayo? Bakit nyo binibigyan ng malisya yung ginawa ni Tito Soto at ni Ma'am Helen Gamboa? Ayun yung tanong ko rin sa inyo. Ibinabalik ko lang yung katanungan nyo, no? Ibinabalik ko lang din sa inyo. Eh bakit yung kay Ma'am Helen tsaka kay Tito Soto, ba't binibigyan nyo ng malisya? Eh kahit balibalik na rin natin yung mundo, mas malasuwa yung kay Vice Ganda at Ayon Perez. Ano, huwag kayong ano, ang hirap kasi sa inyo, kapag nagigipit kayo at kapag may mga nagagawa kayong anomalya at nasisita kayo, nawawarningan kayo, gusto nyo maghanap ng damay. Iyan yung hirap sa inyo. Tapos parang kayo yung aping-ape, na kesyo ganyan, kesyo ganito, na kesyo anak ang chairman ng MTRCB kaya hindi pinatawag. Bakit ipapatawag si Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa, aber? Sila ba yung nagsubuan ng icing sa harap ng bata? Sila ba yung tumirik yung mata? Sila ba yung naglagay pa ng sound effects na pang sexy sounds abang kinakain yung icing? Pwede mo naman kainin ng ganun yun. Bakit kailangan mo tirikan ng mata? O diba? Yan ang hirap kasi sa inyo eh. So eto, may mga babasahin pa po tayo dito. So marami pa tayo mga babasahin dito. No? So eto, asan na yun? Wait lang. Hanapin po natin yung mga babasahin natin dito na about isasabay na rin po natin to, no. So ito po, bali yung ratings po ito, no. Ratings ng kailang anong petsa ba to? So ito ay August 4, no. Ito po yung August 4 at August 5 na ratings ng pangkalahatan na Noontime Show. So nandito po ang Itbulaga or New Itbulaga or ang Fake Bulaga. It's showtime at Everybody Always Together. So, yun po ang EAT. So ito po. Noong August 4, ay ang Eat Bulaga ay meron pong 3.8 ratings. So, napakababa pa rin po. So, ito naman po ang Eat Showtime na meron 3.2. So, tinalo pa po sila dito ng Peak Bulaga. No, mas tinalo po sila. So, ang ating pinakamamahal na EAT ng TBJ ay pumapalo po sa 5.0%. So, napakataas. Wala sa halos doble po yung tinaas niya sa mga ratings ng Eat Showtime at Eat Bulaga. So nandito naman din po tayo, dipunta tayo dito sa August 5, no, nung Sabado po, no. So ito po yung ratings ng Itbulaga is 3.7%. So napakababa. At ito naman po ang Eat Showtime na nasa 3.3%, no. So tinalo na naman sila dito ng Fake Bulaga ang Eat Showtime. So ito naman po yung ratings ng Everybody Always Together na pinamumunuan ng TBJ ng Tito Vic and Joey na may ratings po na 5.3%. Ay grabe.
Grabe. So doble ulit, no? Dalawang araw na doble ang tinaas or ang taas ng ratings sa mga kalaban na noontime show kagaya ng It Showtime at ng It Bulaga or ng Fake Bulaga. Hindi ako mananawang tawagin niya ng Fake Bulaga. Kahit manakot pa yan sila, nakakasuhan nila lahat ng mga tao na tatawag sa kanila ng Fake Bulaga. Wala po akong pakialam. Bakit? Ito ah, may papanoorin tayong mga video. Pero hindi dito sa video na to, no, sa ibang ano ko na, sa ibang upload ko na. May dalawa pong tinatawag na DJ na parang iba po yung dating ng pagre-reaction nila sa nangyari na paglabas ng ng trademark ng EAT or ng issue ng TBJ at ng Alusos Brothers. So yung papanoorin po natin yun, no? Kasi sobrang haba na at baka maumay naman na po kayo, no? So yun, hanggang dito lang itong video ko at maraming salamat. Ingat po lagi and don't forget to like, share, comment and subscribe sa aking YouTube channel. At pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na sila Utol Chris Ulo, Jake Magnus, Real Talk Chicago, Tita Messi and Mrs. De Sardinas. At syempre si Boy Sardinas na nandun nagiinom sa labas. Shoutout sa iyo dyan. At habang ako dito ay nagbablog, no? So yun, ingat po kayo mga kadabarkads. Always pray to TBJ na sana makuha na nila yung kanilang hinahangad. So ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.